Gagawa po tayo ng follow-up dito po sa kaso po na ito kung saan may mga ilang netizens po ang nais po na mapaimbestigahan pa po ng malalim. Ito pong kaso po na ito at may YouTube title po. Dating aktor na nakulong dahil sa rape, wala raw sala, sabi ng biktima. Kung saan nakausap niyo nga po si Kaydin Paz. Marami din pong netizens ang nagtatanong at nagkukomento po hinggil dito. E kawawa nga naman daw po si Dennis Da Silva kung sakaling mapatunayan po na walang sala. May mga ilang netizens din po yung ilang kumi-question sa death penalty. Oh, ba't nadami death penalty? Opo, idol. E paano nga po kung wala din pong sala itong si Dennis Da Silva? Kawawa naman din po. Ah. Kaya ang nais po ng netizens, idol, malinawan at mapaimbestigahan pa po ng mas malalim itong kaso po na ito. Sa tulong po ninyo. Okay. Alright. So may mga ilang netizen ang naniniwala na posibleng walang kasalanan si Mr. Da Silva. Yes, idol. May mga ilang netizens din okay, po. Okay. So kailangan lalimang pang investigasyon. Opo. Meron din akong napansin sa kwento na si Mr. Da Silva ay sa Bikutan nakakulong as opposed to sa Muntinlupa. Mm-hmm. Kasi pag Muntinlupa, alam ko convicted na yan. Opo. Pag Bikutan, hindi pa talaga totally convicted, hindi pa final. Pwede pa may apela. Because of that, let's talk to Attorney Garrett. Attorney Garrett? Yes, Sir Rafi. Okay, napansin ko, meron ding isang netis na nakapansin, nabanggit kasi nasa Bikutan, nakakulong. Yung yes, si Da Silva. So, pag Bikutan at hindi pa Muntinlupa, hindi pa to totally convicted, hindi pa finality. It would appear so, Sir Rafi, no? Ang possible case na nangyari dito, actually, ang sabi nga sa akin ng ating research team, is inapela yung conviction ng RTC. So, may pending case pa pala, Sir Rafi, sa Court of Appeals, itong si Mr. Da Silva. So, kung tutusin, hindi presidential pardon ang kailangan natin dito dahil nasa appeal process pa lang, which means pwede pang ilaban, pwede pang magpresenta ng mga panibago, mga ebidensya, at pwede ma-reverse. Tama, Sir Rafi, no? It opens up a new door. Hindi naman nito pinipigilan tayo, maghanap pa rin ng presidential pardon dahil nga po may conviction na po ang regional trial court. However, ang pwede pong mangyari ngayon is that pwede natin siyang i-appela under Rule 43 to the Court of Appeals, and then pwede po tayong tinatawag natin motion for new trial. Ang grounds po ng isang motion for new trial is that there is evidence that can now be presented na hindi mapepresenta noong time na nililitis ito sa mas mababang korte. Dito po sa case natin, ang bagong evidence po natin dito, it would appear, is that yung testimony ng victim itself. So, pwede po. Again, I am hesitant to talk about this dahil sub judice rule, but in cases such as this, Sir Rafi, no, pwede tayo mag-motion for new trial, ang tinatawag natin. Motion for new trial dahil yes, itong sinasabing victim lumutang at sabi niya hindi naman daw talaga siya na-rape. Yes, sir. Kasi pwede po na gamitin ng defense yung evidence na yon para kontrahin po yung pinresent ng prosecution. Hindi po magiging reliable ang evidence ng prosecution, especially kapag ka ang conviction ay ang basis is yung testimony din ng bumaliktad na witness. So, pwede pa mag-new trial dito, may chance pang makawala si Mr. Da Silva. Okay, kahit na hindi pa convicted with finality at wala pa sa Muntinlupa, nandiyan pa sa Bikutan, pwede pa rin makapag-avail ng presidential pardon ang isang tao na na-convict kahit sa RTC pa lang? Definitely, Sir Rafi, no? Kasi nga may conviction na what we will have to do is we would withdraw the appeal. So, kung ang lawyer, he would have to pick ano ba dito ang mas pabor para sa akin. If it looks like yung motion for new trial ko would prosper, then they would go through that course. Kapag hindi, let's take the conviction and go to Malacanang and seek presidential pardon. Personal opinion, Sir Rafi, kapag ganitong case, I would still try for motion for new trial. Bakit? Kasi kapag pumalyaman ako, I can still go for presidential pardon. Motion for new trial, wag na yung i-appeal. Go through the appeal process sa yes, Court of Appeals. Na mag-new trial. Malaking yes, posibilidad, baka sabihin ng Court of Appeals, sumasakayin kami doon sa desisyon ng RTC. Anong yes, tawag noon? I-affirm. I-affirm yung decision ng lower court. Pagka ganun ang mangyari, okay, then we go to Malacanang. Pero habang may chance pa ako on appeal, let's take the appeal course muna. Paano kung hindi na mag-appeal at dumiretso na, kunyari lang, sa Malacanang presidential pardon, pwede rin yun? Pwede din, Sir Rafi. But again, no, it's ang problema po kasi dyan,
it's the pure discretion of our president. So kapag hindi po tayo confident na makukuha natin yung decision ng president, then yun po ang issue dyan. Ah, okay. So, una, ituloy yung appeal process at sasabihin may bagong mga ebidensya ipipresenta. So, itutuloy yung appeal process or yes, sir. Papayaan yung appeal process, sasabihin na lang na we want the another case open. Paano? Sorry. Okay, sige. I'll explain, Sir Rafino. Right now, ang meron po tayo is that nag-decision na si Regional Trial Court. Now, i-appeal natin. During that appeal, Sir Rafi, pwede natin gawin is buksan ulit natin yung trial. So, yung motion for new trial, Sir Rafi, it's part of the appeal. Ah, ganun po yun. Motion for new trial at yan ay request sa Court of Appeals. Tama po, Sir Rafi. Doon po natin bubuksan yung trial sa Court of Appeals. Kasi ang criminal case, pag in-appeal mo po, no, it opens up everything from the start po. Pwede po natin italakay ulit yung mabagay as long as there is basis. Okay, so start from scratch ulit yung proseso ng paglilitin ng kaso. Ano ba yan? Steady pa lang sa Court of Appeals o ibabalik ulit sa isang RTC judge? Sa Court of Appeals na to ililitis, Sir Rafi. The trial will happen before the appellate court na. Doon so, na. Ang issue na lang, yes sir, ang issue na lang dito is yung new evidence na ipepresent mo. Whatever has been presented sa baba, i-consider pa rin po yun. Pwede pong i-consider pa rin yun unless the court says na ulitin natin lahat. At yung mga investigador at yung mga complainant, lahat ng mga involved sa kaso noon, ipatatawag yan sa Court of Appeals kapag i-inopen ito as a new case. If found necessary, Sir Rafi, no, kayang gawin po ng Court of Appeals yun. They can subpoena the previous witnesses para tignan po nila yung veracity ng kanilang pinagsasabi. Pag nireopen ang case ng Court of Appeals, pwede ipatawag lahat mula sa nag-imbestiga, sa nag-file, DSWD, pati siguro yung na nakakulong si Da Silva, ipapatawag din. That is a possibility, sir. Tama po. Okay. Sige. Now, gusto ko lang maulit dito na may mga netizens nagsabi, nabasa ko rin kagabi yung mga comment. Statutory rape, 14 years old. Tama? Mali? Mali po, Sir Rafi. Dito sa Pilipinas, no, 12 is the age of statutory. So kapag 14, nagpas na po yun doon. Although there is still a crime, no, Sir Rafi, tinatawag natin yung seduction, andun pa din yun. However, wala na siya doon sa tinatawag natin statutory. Child seduction, kung halimbawa napatunayan na consensual sex talaga ang nangyari, then ang kaso dapat doon ay seduction of minor na lesser yes, case, lesser penalty. Yes, sir. Tama po, Sir Rafi. Okay. And then, mga ilang taon pag seduction minor kumpara sa... Oh, mas mababa po ng hindi hamak, Sir Rafi, no? Kung ang rape, tumatagal yan ng at least 12 to life. No? Ang seduction, tumatagal lang yan hanggang 6, Sir Rafi, around 6. Salamat, Tony Garrett. Kadayan? Yes, po. Yung si Mr. Da Silva ay nasa Bikutan at wala sa Muntinlupa, tama? Opo, hindi pa alam ko. So, nasa Court of Appeals po yung kaso sa ngayon. Oo. Okay. Now, ganito, Kadayan, ano? Bago kita tulungan, ang gusto kong mangyari dito is ipapa lie detector test kita. Although, okay, hindi po ito acceptable sa court. Okay? Pero ito'y para lamang sa akin at maging sa mga subscribers ng Wanted sa Radyo for us to gauge kung karapat-dapat ba kami na magbigay ng tulong sa iyo. Okay po. Kasi po, kapag kayo po ay pumasa sa lie detector test, then ibig sabihin, lahat naman ang sabi nyo sa amin, ang kwento nyo sa amin, is totoo, bubuso ako ng tulong. Okay po. Okay? Pero pag bumagsak kayo, then zero tulong. Okay. Then, okay sa iyo, willing ka ba? Schedule ka namin sa lie detector test kung totoo yung mga pinagsasabi mo sa amin dito? Sige po. Para fair enough. Maging yung mga netizen, in the court of public opinion, sabihin nila na, sige, tulungan yan. Because we think na there is something na hindi pa na ipresenta sa korte, na dapat mapresenta sa korte, which is yung mga sasabihin mo. Later on, kapag tinulungan ka namin. Yun nga, sabi ni Attorney Garrett. At by the way, nakausap ko si Senator Bongo kanina, at sinabi ko sa kanya, yung presidential pardon na ikaw ay mag-aapila at magsusulat at ipapadaan ko Senator Bongo, sabi niya okay daw sa kanya.
siya ang mag make sure na yung sulat ay makakarating sa Pangulo. Yung sulat na ibibigay mo sa amin, apo, na iabot namin kay Senator Bongo, at Senator Bongo ibibigay kay Presidente. Wala siyang binigay na any commitment o promise Senator Bongo maliban sa yung sulat ay makakarating kay Pangulo. That's it. Wala siyang ibibigay na other tulong. Okay? Okay po. Idol, meron daw pong nagbigay po sa atin ng video regarding dito po kay Kaden. Sandali, sandali. Okay, sige. Anong video yan, ano? Odette? Si Kaden po yun. Sino sa video? Si Miss Kaden po. Siya po yan. Si Kaden sa video? Yes po. Makapit ka! Nakatapos niya kayo, bakit pa yung ka? Di ba nanay mo? Hindi sana ako anak ng nanay mo. Kala niyo masaya ako sa inyo! Kala mo masaya ako sa inyo! Sa inyo! Kasi pag-aari ko to, ampun ka! Mo! Wala ka sa bahay ko! Kung wala kayong malamon, Kaden, Kaden, Kaden! Nung wala na akong pera, tulog ka pa rin. Alam mo, nagtutulog ako matagal na. Minalakawan nyo nga ako, di ba? Oo. Ate Pres, hindi ako nahihiya. Nagtulog ako, ang dami nga eh. Ang dami yung kumain sa kinita ko, di ba? Tao na tinutulog ko ngayon, te. Number 3 ka sa list. Ay, ni Carol, magtakago na. You can die, you can go to hell, I don't even care. We don't care about you. Oh. Kadayan. Yes, I'm still here. Ano po yung sa video? May nagpasalo po sa amin na kamag-anak niyo mismo? Kamag-anak ko? Opo, pero ayaw niya po magpa-interview. Okay. Oh, ano po yun? At saka ma'am, sorry mama, allergic po ako sa droga. Doon umamin kayo na kayo po ay nagtutulak? That was years ago po. Isa po yan sa mga naging epekto ng ginawa po nila sa akin. Kasi po yung pong pagsasapta ko ng kaso is family. Actually, hindi ko po matatawag na pamilya sila eh. Kasi inabayaan po talaga nila ako. Hanggang sa ngayon po. Okay. Gaano katagal na yung years ago na kayo po ay nagtutulak ng droga at sabi niyo pinakikinabangan ng mga kamag-anak mo yung... Ano 7 years ago na po. 7 years ago. Opo, I undergone rehabilitation na din nagpa-rehab po. Nagpa-rehab kayo? Opo, voluntary and okay naman na po ako by now. Oh, okay. So hindi ko po alam kung ano yung purpose of that na ilabas kasi tinitigilan na po ako ng mga... Actually, may mga messages na po ako natatanggap ngayon. Like, tinitigilan nila akong gawin yung, kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Like, coming forward and saying kung ano talaga yung nangyari. Kasi, ma'am, nakakapag-usap po kayo ni Sir Dennis? Ni Dennis? Ay, hindi po. Apo. Ma'am, meron pong pinasa dito yung kamag-anak na yon ninyo. Okay. Na kayo po ay sinusulan ng bahay ni Dennis. Ha, hindi po totoo yan. Wala po silang alam. Actually, wala po akong communication sa kanila ngayon. Hindi, kayo po ay may communication kay Dennis. Wala po. Na kung saan dito, sinasabi ni Dennis na magkakaroon na kayo ng bahay. Hindi po yan totoo. Sariling... Hindi ko alam kung saan nila nakuha yan. Ma'am, account nyo eh. Account ko po? Sandali lang ma'am ha. Ma'am, pasensya na ha. Kasi pumasok po ito habang ako'y nagsasalita rito. Sumingit po. At habang piniplay yung video ninyo, pinipilit ko na kausapin yung kamag-anak na yon. Ayaw po magsalita. Hindi po talaga magsasalita yung mga yan. Kasi ever since naman po, paninira lang din ang ginagawa nila sa akin. Yung video po na napanood nyo, yan po yung downest moment ng buhay ko. Paramis kasi pandemic, hindi ho ako mapainom ng tubig. Ayaw ko papasokin sa sarili kong bahay. Alam mo po yung pakiramdam na parang ang bigat-bigat. Eh, syempre, bilang hindi nyo rin naman po alam kung ano yung talaga naging buhay ko sa kanila. Kaya ako nasabi yung mga bagay na yan kung bakit. Kung mapapansin nyo sa video, ang sama-sama, nagalit ako talaga.
as in nag-burst out na. Kumbaga konti na lang, nervous breakdown na po. Okay. Pero ma'am, pasensya na ah. Opo. The fact na kayo po ay nagtulak ng droga noon, that's it. Na-turn off po ako. Na-turn off po kami. Kahit na sabihin natin that was years ago, I'm sorry ma'am. Po. I'm very, very sorry. I cannot and I will not help you. Okay na po sana. Okay lang po. Sige, okay salamat na po. Po. Sana. Sorry ma'am ha. Magandang hapon po madam. Salamat. Opo madam. Okay. May nag-text daw po sa atin, Idol. Kilala niya daw po si KD na taga doong lugar at lagi daw pong nagwawala. So, ito okay. Po ang sabi ng netizens. Wala na, no. That's immaterial. Apo. Doon palang pagsabi sa video na at inamin niya na siya ay nagtutulak ng droga, why would I help? Kaya dito po sa Wanted sa radyo, kapag kayo po hihingi ng tulong sa amin, you make sure na wala pong maibubuta sa inyo. Malinis kayo. Dahil, pag meron kayo itinatago at lumapit kayo sa amin, sisingaw yan. At number one, ayaw namin magpagamit. Number two, hindi nyo po kami magagamit. At number three, no way na magagamit nyo kami. Yun po tatlong yun. Okay. Sabi po ng netizens, Idol, nag-drugs yan, sabi po ni Richard Mejos. Sabi po ni Grace, baliw yan, Idol. Sabi naman po ni Tina Salid, ngayon, ano ka girl, adik ka ba? Sabi po ni Trisha Bina, sabi naman po ni Tina Salid, sabog, nasabog okay. Siya. Sabi okay. Naman po ni Rosula, ito last na Idol, tanhan langit, inami na nga, itinatanggi pa, English pa more. Sinunog na naman sarili niya kay Serafi, sabi ni Sabrina Camoral, okay na sana. Help is coming, pero wag na Idol. Of course, sabi ni Anit Malit, yun na lang pagbanggit sa drugs, turn off agad ako. 360 degrees at last. Mga kapatid, meron na po tayong 18.3 million followers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please make sure po na pindutin niyo po yung bell button doon. Select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfa in Action YouTube channel.